Ay, mahal. Ayan, so, update pala tayo sa ano, no. Tayo sa sitwasyon ko, mahal, no. Alam niyo, mahal, di ko talaga maintindihan. Nung una talagang pagdating ko dito, mabait naman talaga. Mabait siya. Tapos, mabait yung matanda. Tapos po, ano, sakit ng tiyan ko, mahal. Ilang araw na ito, Maldo. Ilang araw na sumasakit itong tiyan ko. Parang ano ba? Parang nabinat yung tiyan ko. Aray ko. Noong unang dati ko, Mal, mabait talaga yung matanda. Tapos meron siyang anak na... Ay, hindi. Mabait. Iwag ko ba? Nakalimutan ko na sakit ang tiyan ko. Ang pagdating ko dito, syempre mabait siguro. Siguro briefing siguro na wag mag ano kasi. Syempre. Eh, bago pa baka alis agad. O, mabait siya sa akin mga pagdating ng mga isang buwan kalahati at medyo ano na lumabas na lumabas-labas na konti unti-unti yung galing niya. Tapos meron siyang isang anak na mandita din na kasi ano niya kasi ugali niya kasi ugali talaga. Tapos meron pa siyang isang anak babae na maldita din yung bunganga pero mabait mabunganga pero mabait. Pero wala dito, nasa malayo, sa Jeddah, no? Tapos, ganito yung mga mahal. Nung una, napaiyak din ako nung una kasi yung ano, yung kagaya niya ugali ang nag-ano sa akin. Nung pinagalitan ako, tapos kinagano'n ako. Nung una pa lang, ha? Una pa lang nangyari na may experience na ako. Siyempre, tiniis ko. Kasi baka, ano, baka first time lang. Tapos, kayon. Yung ibang anak din, yung lahat ng mga anak niya mabait sa akin, yung mga lalaki, mga babae, mabait sila. Tapos biglang pag umabot na nung ano, umabot na ata ng 2 buwan, 3 buwan, so okay na silang lahat sa akin, yung mga anak mabait na, pati yung maldita na nag-ano sa akin, nagpaiyak sa akin ng una, bumait na rin sila. So para bang hindi ko alam, basta bumait sila sa akin. Yung anak yung anak na lalaki yung dito talaga inano dito talaga kasi parang ano sila na palagay ko parang ano sila siguro parang ano parang patak-patak sila siguro na mga anak na magsahod sa akin kasi alam kasi yung isa parang dito siya na ano nabilong na maggasto sa mga pagkain tapos siguro yung iba nagpatak-patak para sahod sa akin tapos parang may nag-manage yung isa yung lalaki din nag-manage siya yun talaga ang magbigay ng sahod kasi ang gulo mga mahal kasi nalilito ako talaga mahal ang gulo sakit ng ulo ko kasi alam mo ano eh ang daming amo hindi ko maintindihan kung sino yung susundin ko utos ng isang maldita ganun ganyan gagawin sundin ko. Utos naman ng isang maldita rin, ganyan-ganyan gagawin. Kusundin ko naman. Tapos, ano naman, kontra naman yung matanda. Kontra yung matanda, wag ganun. Tapos, kung maglinis naman ako, siyempre sabi ng anak nung, ano, nung tagasahod, nung tagahawak ng ano, sahod, sabi niya, maglinis, ganun. Ayaw naman ang matanda. Kontra yun ako ng matanda, ayaw ko pa trabahuin, ayaw ko pa linisin. Siyempre ba, siyempre, nasanay tayo. Kailangan natin maglinis, diba? Kasi, siyempre, baka dumating yung mga anak, diba? Sabi, eh, ano pala, hindi pala marunong maglinis. Para sabihin, baba, ang dumi pala ng trabaho nito. Parang ganun, baba, kasabihin ng ganun. Siyempre, mahiya tayo, diba? Kasi baka bigla lang surupot yung anak. Siyempre, maglinis tayo, mga mahal. Gusto mo, palagi kami nag-aaway ng matanda. Mag-aaway talaga, ang lakas pa ng matanda, mahal. Yung bang maldita talaga, mahal, kasi alam mo, makiglabnutan talaga, makipaglabnutan talaga, ayaw-ayaw talaga. Gusto ko mag-vacuum ako, kasi sa, alam mo, mag-vacuum sa isang linggo, isang bisis lang mag-vacuum, sa isang linggo. Tapos time na mag-vacuum ako, ayaw. Hindi ko matinggan. So, makipag ganun talaga, mahal, makipag-dumugan talaga kami sa mga gamit na gagamitin ko. Ayaw na, mahal. Magugulan ako, ano bang susundin ko? Sino bang susundin ko siya? Tapos, di ba?
ayaw niya akong patrabahuin, ayaw ko palinisin. Tapos, hindi ko siya maintindihan, mahal. Tapos, ano naman? Tapos, isumbong ko sa anak. Isumbong ko sa anak na babae. Tatawagan ko, mama, madam, maya. Sabihin mo sa mama mo, nahayaan ako magtrabaho, ganun. Tapos yung tawagan, kasi pagalitan yung matanda, ayun, pagalitan matanda. E di, pagtawag, eh, wala na magawa yung matanda, linis na ako, bakyom na ako, wala na yung matanda, hindi siya makialam. Sus, Diyos ko, mahal, kagawa na naman siya ng paraan. Parang kumaganti siya ba? Magulat ako, hindi na siya umiimik. Yung ano yung mga pinaggamitan niya, siya na maghugas, siya na lahat, siya na magluto. Aagawin ko, siyempre, yun ang sa akin ng mga trabaho na yun, sabi ng anak eh, hindi siya patrabahuin. Siyempre, aagawin ko, ako na. Malis ka dyan, ako na maggawa. Hindi, galit siya. Hindi, ako na magtrabaho. Ayan mo ako, malis ka dyan, ha? Doon ka, gumanap pa ng ibang trabaho mo, ganun. Siyempre, hindi ko talaga kaya mapigilan, mahal. Kasi alam mo, talagang ano pa, malakas pa eh. Makipaglabutan talaga, plato, maglabutan. Magganong talaga. Ay, Diyos ko. Tapos parang baliw to. Iiwan ko. Makipaglabutan talaga, mahal. Wala akong magawa. Ay, bahala ka dyan. Paano, gawin ko lang yung ibang trabaho ko. Tapos ngayon, magulat na lang ako, mahal. Pag pumunta na dito yung anak niya babae, yung maldita. Lo, grabe, sabihin na naman, wala akong trabaho, hindi ako nahugas ng plato, nasa kwarto lang ako palagi, kain, tulog lang. Diyos ko, grabe, mahal. Talagang mabushit talaga ako, magrabe, kasi nung haling. Doon ako nabubusit, mahal. Grabe kasi nung haling, mahal. Siyempre, dapat mag-ano mo na yung anak, dapat magtanong mo na. Ganun ba, totoo ba, ganito, ganun. Dapat magtanong, pero hindi. Alik rito! Bakit ka nagawa ko sa plato? Grabe, ang sakit sa dibdib, mahal. Uy, wang. Na talaga, ang sarap ng lagang sagutagutin ng, alam mo, pero siyempre may nahon tayo eh, kailangan sumagot tayo, pero hindi yung maldita. Hindi, explain ba? Explain, oh. Hindi talaga mo, hindi ka nagawa sa plato. Tapos yung matanda, pag mag-explain ako, hindi man yan, totoo. Ayaw niya. Tapos sabihin ko nga, kukunin ko trabaho, ayaw niya, ganun. Tapos sabihin ng matanda, hindi, sinungaling. Oh, grabe, ako pa naging sinungaling talaga. Kinampihan talaga siya ng anak ng mal. Grabe, sakit. Sige, ikaw ba naman? Hindi ka iiyak sa sakit ng hindi ka masasaktan. Punta ko ng kwarto, umiyak talaga. Hindi ko nakayanan yung ano. Di ba masakit sa atin yung pagbintang ng tayo? Hindi totoo. Tapos yun. Ano ko, mahal. Umiyak ako sa kwarto, ganun. Tapos sabi ko pa, sige, walang problema. Tinakot pa ako ng anak. Kaya, iuwi ka namin sa agency. Sabi ko, ha? Oh, sige, wala problema. Kahit ngayon na, uuwi ako sa amin sa Pilipinas. Bilhan mo ko ng ticket. Ganun. Kasi naano na ako, napuno na ako eh. Tapos yun, maya-maya, natahimik na. Bila lumapit yung maldita sa akin. Ikaw, bakit ka uuwi? Huwag kang uuwi kasi may anak ka, may maliit kang bata. Tapos, kunwari pang concern eh, di na lang sabihin na ano, na tawag to sa Bisaya yun, nangamho, huh? Takot, ako pa'y takutin, daming bahay. Tapos, mahal, isa pa dyan, mahal. Ang problema ko talaga dito, ang tulog. Yung tulog, kasi ano man, iba dito eh, kasi ngayon pa ako naka-experience yung, halos, noon kasi yung dati yung matanda din na mama ng amo ko, maldita mo yun, pero hindi ganyan eh. Hindi ka perwisyo eh, kasi hindi bumabangon ng madaling araw para magawa ng agahan. Hindi ganyan eh. Dito, sa tulog naman, hirap ako sa tulog. Siyempre, nagkakaroon ako ng insomnia dito kasi putol-putol yung tulog ko, mahal. Kasi, siyempre, tapos trabaho natin alas 9, di ba? Alas 9. Minsan alas 8. Pero siyempre, pagpasok sa kwarto, hindi tayo makatulog agad. Aminin nyo, hindi tayo makatulog agad, di ba? Oo. Kailangan pa natin magpantok. Sa akin naman, siyempre, dinadalaw ako ng insomnia dahil sa walang tamang tulog, kaya nagka-insomnia ako. Makatulog ako, pilitin ko makatulog. Makatulog ako alas 12, launa. Ang saya-saya ko na pag makatulog ako ng maaga. Sobrang saya ko pag makatulog ko ng maaga.
Siyempre, alam nyo naman, yan talaga yung puno natin, yung tamang tulog, di ba? Oh, example, makatulog lang ako na alas una, alas dos. Kasi, yun nga, hirap ako makatulog. Sigising ako ng alas 4 mal para magawa ng, ano, ng agahan. Oh, alauna. Alauna, alas dos. 3 hours lang yung tulog ko ng mahal. 3 hours, 4 hours, depende. Oo, tapos pagkatapos mo ng gawa, may estudyante pa. Oh, ayusan mo pa yung estudyante, alas 7 na matapos. Alas 7, alas 6. Tapos bangon, tapos balik ka sa, ano, sa kwarto. Bangon ka, alas 9. Ano pa pang tulog mo dyan, mahal? Oh, alas 7 matapos, or alas 6. Sitter, so, 2 oras tulog. Oh, wala, makatulog ka pa ba? Hindi ka na makatulog, mahal. Kasi ano na eh, na ano na yung tulog, maputol na eh. Sakit na yung ulo mo eh. Oh, yun yung problema ko, mga mahal. Tapos magalit pa kasi bakit daw alas 9 mag-ano, gusto nila alas 7, alas 8. Eh, para sa akin, siguro kung hindi ako bangon ng alas 4, sige, okay lang. Alas 7 ako bangon, straight yung tulog, di ba? Pero kasi bangon ng alas 4 eh, hindi sapat yung tulog. Kulang talaga yung tulog ko rito, mga mahal, puyat. Tapos, siyempre, pagkatapo yung sa tanghali, di ba, may pahinga tayo. Tapos nang magtanghalian, maghugas ang plato, maglinis, ganyan. Mayroon tayo pa nga sa, minsan natapos ako sa kusina, alas dos media. Minsan, masaya na ako magtapos ng alauna, ganun. Tapos bangon ka alas 4. Yun na nga lang yung kunting pahinga natin, susulitin na nga natin. Yun na nga lang susulitin natin. Eh, animal, wala pa alas 4, kakatukin ka ng matanda. Pababangunin ka na. Sabi ko, wala pang alas 4, eh. Kakapasok ko lang, tapos... Susulitin talaga yung para babangon ka na talaga. Wala pang alas 4. Bangon na, alas 4 na, kahit na alas 3 pa. Alas 3.20 pa. Alas 4 na, bangon na. Diyos ko, mal, minuto lang yung upo ko. Balik na naman sa trabaho. Kaya lumalaban ako. Sumasagot na ako. Kasi hindi na tama, eh. Ikaw ba? Hindi ka pa rin sasagot. Kaya yun, nagmatigas na ako pag kinakatok talaga kahit ang aga-aga pa. Oh, oras pa ng pahinga mo. Kinakatok talaga. Tigas talaga ako. Wala pa nga skotro. Bahala ka dyan. O siya, susumbong na naman sa anak niya. Ganun. Ngayon, mga mahal, yung ano ko ngayon. Nagugulan ako, mahal, kasi uuwi ako ng Pilipinas. Gusto kong umuwi. Gusto kong malis dito kasi mag-apply ako ng ibang lugar na lang. Problema kasi, mahal, pag uuwi ako agad, matagalan pa. Siyempre, kung mapakuha ako sa agency, matagal ako doon. Tapos mag-persist pa. So, tatakbo yung araw na walang-wala ako. Uuwi ako walang-wala. So, naisip ko, mahal, isang taon lang yung kukunin, bunuin ko dito. Bali, hindi ko natatapusin yung kontrata. Kaya ni-message ko yung taga-sahod sa akin na pagkatapos ko ng isang taon dito, uuwi na ako sa Pilipinas. Ganun sabi ko. Bali, meron na lang akong 6 months. Sabaga, kung 1 year lang yung bunuin ko. Meron lang akong 6 months. Yun ang sabi ko sa kanya, pag ma-1 year na ako dito, uuwi ako ng Pilipinas. Tapos, ang sagot lang niya, mga mahal, okay. I take this matter to consideration. I take this matter to consideration. Ganun lang sagot. Hindi ko maintindihan, ano ba ibig sabihin ng mga mahal? I take this matter to consideration to the conscious. Ay, wala na din. So, yun lang yung sabi, mga mahal. Sana papayag. Kasi dami ko pa kasing utang, nagugulan ako. Naisip ko mag-1 year na. Pagka ba, mahal, 1 year? Mag-1 year ka, di ba hati na kayo sa ano yan? Kasi sa'yo daw yung pamasahe pag hindi matapos yung kontrata. Pero ang alam ko ata, pagka nakaabot ka ng 1 year, hati na kayo yan eh. Hati na kayo ng ano. Kasi hindi ko talaga kaya ganito, mahal. Lalo na pagka siguro pagka ulian na talaga siya ng yung ramamis siya na talaga. Naku, mas lalo siguro akong mahirapan ng mahal. Tapos, mahal nung nakaraang buwan, sinuntok talaga niya ako dito. Ganun. Tapos sinambung ko nga sa mga anak niya. Wala lang.
ako po yung pinagalitan. Kaya ngayon, isang warning ko yun eh. Tapos, pangalawa ng warning, yung ginawa niya ako ng ano, tapos, grabe yung sigaw-sigaw sa akin, grabe yung pinagalitan ako. To warning na mahal. Hindi ko alam. Kaya, yun, sinabi ko na na isang taon ako ito. Pero mahal, pag mangyari pa, pag may mangyari pa talagang pangatlo, mahal. Ora-ora, sabihin ko talaga, bilhan niyo akong ticket ngayon na ngayon na uuwi na talaga ako ngayon na ngayon na. Ngayon, anong oras na, hindi pa ako makatulog. Tapos bangon madaling araw. Hirap mahal, hirap. Hirap ako sa tulog dito. Hindi tama yung tulog ko dito, mga natutuo lang. Hindi sakto yung tulog ko dito. Tapos ano, yung matanda, stress ako sa matanda. Ang hirap nun, di ba? Wala akong tamang tulog. Tapos yung matanda, stress ka sa matanda. Palagi ka inaaway, palagi hinahanapan ng problema. Ginagawan ka ng drama, problema, ganun ba? Daming ano sa'yo ba? Paano kaya hindi ka ma-stress niyan, mahal? Paano kaya hindi sasagot pagka ganyan? Diba? Hindi lahat ng matanda makukuha mo yung loob. Hindi lahat eh. Meron talagang matigas talaga eh. Tapos wais pa. O siya, mahal. Hindi ko alam kung anong i-update sa akin. Ano, meron na akong nakontak na ipapill up yung form sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos ito ngayon, nag-video ako. May mga YouTube pa naman sila, baka makita. Bahala na. Totoo naman ito sinasabi ko eh. O siya, mahal, sa'yo sa susunod, mahal, ng ano kung ano na mangyari sa akin. Salamat pa nga, mahal.